Tumako naman tayo sa Senado kung saan bubuksan ang pagbabalik sesyon ng mga senador bago ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mayan, meron ka na bang mga nakikitang senador dyan ngayong umaga? Hi, good morning, Chiki. Oo, kararating lamang ni Senate President Cheese Escudero at ang kanyang may bahay na si Art Evangelista. Sa katunayan, lumakad na nga sila doon sa red carpet. First time na may pa-red carpet itong Senado sa may second floor. No? Samantala, hindi kumpleto ang 24 senators sa pagbubukas ng third regular session ng 19th Congress dahil nga kakaresign lamang ni Secretary Sonny Angara bilang senador dahil nag-assume na siya bilang DepEd Secretary. At samantala, bago sila tumawid mamaya sa batasang pambansa, kanya-kanya munang wish list ang mga senador sa kung ano ba ang gusto nilang marinig sa ikatlong sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Para kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, isa sa kanyang antabayaran sa sona ay ang mga sektor na binubuhusan ng malaking pondo ng administrasyon, gaya ng agrikultura at pabahay. Ang kapatid naman mismo ng Pangulo na si Senator Aimee Marcos, gusto raw marinig ang solusyon sa napakataas na presyo ng langis at bigas. Tila di naman daw kasi bumababa ang presyo ng bigas at parang lokohan lang daw ang nangyayari. Matatanda ang isa sa mga campaign promises ng Pangulo ang paabutin sa 20 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Si dating Senate President Mig Subiri, inaasahan naman na makakasama sa sona ng Pangulo ang solidong plano sa kung paano masusolusyonan ang mataas na inflation at kung paano mapapababa ang presyo ng bilihin. Sana raw ay matalakay din ang pagpapataas sa arawang sahod ng ating mga minimum wage earners na tinatamaan ng matinding inflation sa bansa. Si Senator Bato de la Rosa, isa lang daw ang gustong marinig sa Pangulo. Yan ay ulitin niya sanang banggitin gaya sa mga nauna niyang sona ang reimposition ng mandatory ROTC sa senior high school. Lalo sa gitna daw ng problema natin sa West Philippine Sea, tingin ni Senador Bato, kailangan ng maibalik ang pagtuturo muli ng ROTC sa mga estudyante. At ang sorpresang inaabangan daw ng ilang senador gaya nila Pimentel, Senator Risa Ontiveros at Senator Wynne Gatchalian ay kung iaanunsyo na ng Pangulo ang tuluyang pagpapaban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa buong bansa. Sa gitna ng sunod-sunod na raid sa mga POGO hubs at napaulat na kriminalidad na umusbong sa mga ito. Chiki, si Senate President Cheese Escudero, bagamat isa sa mga sasalubong sa Pangulo sa Kamara mamaya kasama si House Speaker Martin Romualdez, natuto na raw sa dami ng sora na kanyang inatenda na huwag nang mag-expect o kung ano man ang sasabihin ng Pangulo, mainam na lang daw na makinig siya at saka siya magbigay ng komentaryo pagkatapos ng sora ng Pangulo. Chiki. Alright, abangan din natin yan. Maraming salamat live mula sa Senado, Mayan Los Baños. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.